bakit kapatay nung sila ay buhay? Sa makatuwid, pinatay ni Bala si Malati. Ang salitang sa makatuwid sa nabanggit na pangungusap ay may nilalamang iba't ibang mga kulay at kahulugan. Ilan ang mga karanasan at insidente ng tao na ipinapahiwatig ng isang salita, at ang bawat isa sa kanila ay naiiba at natatangi. Pakiramdam niya na siya ay nabigo nang ang kanyang pang-apat na anak ay isang batang babae. Ang mahirap na magsasaka na si Bala ay naglason sa kanya ng calotropis juice. Ang lasing na driver ng truck na si Bala ay malalang sinagasaan ng isang matandang ginang na si Malati. Pinatay ni Bala ang kanyang mahal na asawang si Malati na may relasyon sa ibang lalaki. Pinatay ni Dr. Bala ang kanyang pasyente na si Malati sa pamamagitan ng hindi sinasadyang pagbibigay ng maling gamot. Pinaslang ng espesyal na task force commando Bala ang babaeng tribo na si Malati sa kanyang pagtanggi na ipakita ang taguan ng bandido na si Virapan. Sa kanyang paghahanap ng kalayaan ng kanyang bansa, pinatay ni Bala ang kasintahan na si Malati sa pamamagitan ng pagsali sa kanya sa isang suicidal attack. Hindi magawa ang matagal na pagdurusa ng kanyang ina na si Malati dahil sa kanyang tuberculosis. Pinatay siya ni Bala sa pamamagitan ng euthanasia. Sa maling pag-akala na nagkakaisa na kamatayan, nilaso ni Bala ang kasintahan na si Malati at pinatay ganun din ang sarili. Ang pagkamatay ng isang tao ay maaaring may maraming mga kadahilanan o bilang na katanungan. Ngunit ang pangunahing tanong ay ito, sino ang nagmamay-ari ng buhay ng tao? Sa isang nagpapalawak na kahulugan, walang kahit anumang bagay sa mundong ito na walang buhay. Mga bagay, halaman, hayop at tao, bawat isa sa kanila ay tumitibok ng buhay sa proseso ng ebolusyon. Ang buhay ng tao ay ang rurok sa hierarkiya ng buhay. Ang lahat ay binubuo ng mga cell at sa loob ng bawat cell ay isang kilusan. Ang kasiyahan at sakit ay nakakaapekto sa kilusang iyon. Kahit nadamo ay nagdurusa ng sakit, gayon din ang isang bulaklak. Kung makatabas ka man ng isang tao o isang cell, ang resulta ay ang pag-iyak pa rin. Ang idli ay isang malusog na pagkain. Ngunit, kung ang idli ay may lason, ay maaaring makakitil ng iyong buhay. Ang pag-aapekto o maapektuhan ay isang pangkaraniwang karanasan. Walang-walang silbi sa kosmos. Ang papel na ginagamit para pambalot ng biryani ay isang pag-aaksaya sa ating mga mata. Ngunit ang mismong papel ay isang pampalusog na pataba sa mga halaman. Nilikha ng Diyos ang lahat. Sa makatuwid, ang Diyos ang may akda at may ari ng lahat ng buhay, lalo na sa buhay ng tao. Kung totoo ito, ano ang kamatayan? Ang pagkamatay ni Jesus ay isang cold-blooded na pagpatay ng dugo. Paano natin maiintindihan ang iba't ibang akto ng pagpatay ni Bala? Ano ang kapalaran ng mga napunta sa libingan? Ang araw ng mga patay ay naghahanap ng kasagutan sa mga katanungan. Ang araw ng mga patay ay ang paggunita ng lahat ng nananalig na yumauna. Ano ang buhay? Ano ang kamatayan? Ang buong buhay ng tao ay isang pinagsama-samang karanasan o ordinaryo, pati na rin ang pinakamatayog na karanasan. Walang tao ang may karapatang sirain ang buhay ng tao. Ang buhay at kamatayan
na higit na nakakaapekto sa tao ay pinakamatayog na karanasan. Ito ay ang kabuluhan ng buhay o kamatayan na nagpapaganda at nagpapahusay ng mga nasabing pinakamatayog na karanasan. Ang isang makabuluhang buhay ay humahantong sa isang makabuluhang kamatayan. Ang Diyos na may akda at may-ari ng lahat ng buhay ay nagbibigay ng kahulugan nito. Ang kamatayan ay ang huli at kahuli-hulihang halik sa atin sa lupa, at ito ang kanyang unang halik sa atin sa langit. Hindi sila dalawang halik, ngunit isa at magkatulad na halik. Ang parehong halik na may parehong kahulugan. Sa paningin ng Diyos, ang buhay ng tao ay walang hanggan, walang kamatayan, at walang hangganan. Ang pagkamatay ng isang tao ay ang sukat ng pagiging makabuluhan, at ito ay ang pagsimula ng pagiging perpekto. Iyon ang dahilan kung bakit si San Francisco ng Assisi ay sapat na may pag-asa upang harapin ang kamatayan at tinanggap sa pamamagitan ng pagtawag sa kamatayan bilang kanyang sariling kapatid. Ang unang pagbasa ng araw na kinuha mula sa aklat ng karunungan, sa gayon ay pinahayag. Ang mga kaluluwa ng matuwid ay nasa kamay ng Diyos. Sila ay mapayapa. Ang mga ito ay tulad ng ginto sa pugon at tulad ng isang hain na handog na susunugin at tinatanggap ng Diyos. Sila ay nagniningning. Naiintindihan nila ang katotohanan. Naniniwala sila sa pag-ibig. Ang biyaya at awa ng Diyos ay nasa kanila. At si San Pablo ay nagnangundong nagpahayag na, sapagkat kung tayo ay nag-iisa sa kanya sa isang kamatayan, ay katulad niya, tiyak na tayo ay makakasama sa kanya sa isang muling pagkabuhay na tulad niya. Mas makatarungang kumpirmahin si Jesus ay pinatay ng ating mga kasalanan at ng ating walang katarungang buhay kaysa sabihin lamang na siya ay naghirap at namatay para sa ating mga kasalanan. Ang pagkamakahulugan ay katubusan at nagtulak kay Jesus na ibigay ang kanyang sariling hanggang sa kamatayan sa krus. Sa puntong iyon, ang kamatayan ni Jesus ay naging isang paghahandog ng sarili, pagsasakripisyo ng sarili, isang handog na sinusunog, at higit sa lahat, ang kanyang kamatayan ay naging pagkabuhay namang muli. Sa paanan ng krus ay buhay na ugat, at ang ibabaw ng krus ay umuusbong na pag-asa. Yon ang dahilan kung bakit ang butil ng trigo ay hindi pagpatay sa sarili kapag nahuhulog sa lupa. Hindi rin pinapatay ng magsasaka ang butil ng trigo sa pamamagitan ng paghahasit nito sa lupa. Ang Diyos ang nagbibigay buhay at nagdaragdag ng kahulugan ng butil ng trigo na nahuhulog sa lupa. Sa huli, ang Diyos ang siyang kahulugan. Nais mo bang maging makabuluhan ng iyong buhay? Upang ang iyong buhay ay maging makabuluhan, kailangan mong tumugon sa paggawa ang mga sumusunod na katanungan na iniatas ni Jesus para sa iyo. Pinakain mo ba ang nagugutom? Nagbigay ka ba ng tubig sa mga nauuhaw? Binihisan mo ba ang hubad? Naging kapitbahay ka ba sa isang estranghero? Nakatulong ka ba sa paggaling ng mga may sakit? Bumisita ka ba sa mga nakakakulong? Kung mayroon kang isang positibong sagot sa bawat isa sa mga katanungan ni Jesus, pagkatapos ay sigurado na ang araw na ito ay hindi pagdiriwang ng sementeryo, sa halip ito ay pista sa kalbaryo. Hindi ito ang pag-aalala ng mga patay. Sa halip, ito ay ang kapistahan ng mga taong ang pamumuhay ay pag-asa ay namumulaklak. Sa makatuwid,
ang sementeryo ay isang lugar na puno ng liwanag at katahimikan. Ayon kay San Agustin, ang sementeryo ay tanda at simbolo ng ating pag-aalala sa mga patay. Ipinagdarasal natin hindi lamang para sa mga patay, kundi kasabay rin ang mga patay. At sa huli, dumalo ka na ba sa misa para sa mga namatay na? Oo, ginawa ko. Bumisita ka ba sa sementeryo? Oo, ginawa ko. Inilagay mo ba ang mga korona sa mga libingan ng mga yumao? Oo, ginawa ko. Kaya, kung gayon, bakit kapatay nang sila ay buhay?